Pambansang loyalista. Pambansang loyalista. Dito mo makikita. Dito mo makikita. Pambansang loyalista. Dito makikita ang totoong balita. Uno, dos, tres. Pambansang loyalista. Ito ang the best. Masayang araw po, mga ka-PL. Nakakahalata na po si Senadora Amy Marcos na maagang binubugbog si Vice President Sara Duterte na front runner sa pagkapangulo sa 2028. Kaya ngayon, eto ang Senadora, si Manang Amy, nagsalita na. O hindi na po nakatiis. O ito po ang sabi ni Manang Amy, mga ka-PL. Basahin ko lang, pero bago po tayo magsimula, makikisuyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman, at pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload, at huwag niyo pong kalimutan. Palike naman po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo. Sa palagay niyo, mga ka-PL, sino kaya ang bumubugbog kay VP Sara? Sino ba ngayon ang matunog na di umano'y tatakbo sa pagkapangulo sa 2028? Ha? O eto po, basahin ko. Sara, maagang binubugbog. Ayan. Sabi ni Manang Amy, alam naman po natin na si VP Sara at si Manang Amy ay matalik po na magkaibigan yan. Kung matalik na magkaibigan, ang kapatid ng Pangulo at ang pangalawang Pangulo, siguradong magkaibigan din ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Taliwasa, ipinapakalat ng mga anti-Marcos at anti-Duterte na mga vlogger na di umano, hey, buwag na ang unit team. Los-los nyo. O eto, naniniwala si Senadora Amy Marcos na may halong galit. Galit talaga. Hindi inggit, kundi galit. Ako po, ang pagtanggal ng confidential fund kay Vice President Sara Duterte sa ilalim ng 2024 National Budget. Ayan, may halong galit. Bakit magagalit? Eh kung magagamit naman ng tama, bakit magagalit? Meron bang away talaga si VP Sara at yung isa? Ha? Pasensya na po, ha? Babanggitin ko na si Tambaloslos. Oh, pasensya na sa mga taga-suporta ni Tambaloslos. Alam ko po na marami kayo. Pero tandaan nyo po, inulit-ulit ko na po. Sa channel na to, dalawa lang ang sinusuportahan ko. Ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo. Wala nang iba. Okay, maliwanag tayo. Kung masakit po para sa inyo, wala akong magagawa. Pero yan lang po ang kaya kong ipagtanggol, ang dalawa. Si VP Sara at ang pangalawang Pangulo. Wala nang iba. Maliwanag? Oh. Aniya, sa 2028 pa ang presidential election, pero 2023 pa lamang ay binabanata na si VP Sara. Kasi Manang Amy, ganito yan. Kapag ka inaaraw-araw na banatan ang magiging kalaban sa pagtakbo sa 2028, siguradong bababa po ang porsyento. Siyempre, may mga maniniwala po na madaling mapasakay. Yung mahina po ang kokote, higit sa lahat, walang paninindigan. Ah,
maliban na lamang doon sa mga talagang diehard supporter o DDS na totoo, ha? Hindi katulad ni Laban at Bay, ha? Hindi man yan binuto yata si BP Saray. Di ba? O ito pa. Well, sinabi ko na noon pa, may halong galit. Kita nyo na. Sinabi na pala na, noon pa lang ni Amy Marcos na may halong galit. Parang hindi ko maintindihan. Anong parang hindi maintindihan, Manang Amy? Intindi nyo po. Alam ko po yan, matalino kayo eh. Ha? Ayaw nyo lang po silang diretsahin. Ulitin ko. Parang hindi ko maintindihan kung bakit sino ang nagmamadali. Sino ba ang nagmamadali na pabanguhin ang pangalan niya? Sino ba ang may mga hawak na blogger? Ha? Mga ka-PL, alam po natin yan. Okay? Ang layo-layo pa ng 2028, di ba? Grabe naman, naninigurado na eh. Bakit binubugbog na yung frontrunner, ika nga, komento ni Marcos sa panayam sa DZBB. Ayan ah, frontrunner kasi. Kaya naninigurado man ang IME na sirain, ha? Si BP Sara. Bugbugin araw-araw, kung hindi man araw-araw, linggo-linggo, kung hindi rin linggo-linggo, buwan-buwan, imposible sa isang buwan, hindi nila bubugbugin si BP Sara para tuluyan lang masira. Di ba? Ang taas naman ng pangarap mo, Tambaloslos. Ha? Eto ha, Tamba. Napakarami kong content tungkol sa isinasagawang survey nitong mga survey firm. Kung sino-sino itong mga survey firm na nagsagawa ng survey, senatorial pa lang ha, senatorial pa lang dahil malayo pa ang 2028. Ni sa senatorial, hindi man lang pumutok ang pangalan mo. Nasabihin niya siyempre, natural, hindi talaga puputok kasi ang labanan itong paparating ay senatorial. Malay natin, baka pagkatapos ng senatorial, puputok na ang pangalan ko sa pagka-presidente. Okay, sige, mag-aantabay kami, pero uulitin ko, ni sa senatorial, hindi lumalabas ang pangalan mo. Buti pa si Manny Pacquiao. Ha? Alam natin ang tawag nito, ang kakayahan ng ating pambansang kamao, pero lumalabas po ang pangalan niya. Hindi nangungulelat, ha? Hindi man nangunguna, pero nasa kalahati, pang-anim, misang pang-pito, misang pang-lima pa nga. Tinalo niya pa yung dating vice presidenteng tanga. Partida. Maraming kakampink yun, pero tinalo pa ni Kabayan Manny Pacquiao. Oo, maraming may ayaw sa kanya kasi ang dahilan nila, dahil nga hindi nakapag-aral. Okay, may dahilan sila, pero ang pagtulong sa kapwa ang kinakailangan. Nakapag-aral nga, magnanakaw naman. Di ba? Hindi nga mataas ang pinag-aralan, pero handa namang maglingkod sa bayan. Handa namang tumulong sa mga kababayan. O saan kayo? Sa may pinag-aralan, na napakagaling, matalino, pero pag nanakaw lang ang intensyon, kaya gustong maupo, o etong walang pinag-aralan, na talagang totoong serbisyo ang ibinibigay. O, di ba? Apakasimple naman po eh. Okay, ito. Hindi naman totally politika, pero yung tono, kung minsan sobrang galit, kita nyo na. Hindi totally politika.
Pero napansin ni Manang Amy ang tono ng pananalita o yung mga galawan, eh may sobrang galit. Bakit ka galit na galit? Tamba. Tamban. Ayan, tamban. Oh, sobrang personal eh. Nakakaduda. Mm. Kung talagang Intel fan lang, edi tanggalin. Tapos, oh, sabi ni Manang ha, pero marami pang salita. Oh, marami pang banta eh. Ha? Nahahaluan ng kung ano-ano eh, dagdag ni Marcos nang matanong kung pinupolitika na si Sarah. Sigurado, 150% pinupolitika na po si BP Sarah. Uulitin ko, ang channel na to, dalawa lang sinusuportahan. Pangulo at ang pangalawang pangulo. Wala nang iba. Sabi ni Marcos, nararapat lamang mabigyan ng confidential fund ang Office of the President pati na ang Office of the Vice President. Tinanggal ang CIF ng OBP, ewan ko lang sa OP. Kasi sa pagkakaalam ko, tinanggal lang yung sa DA. Pero yung CIF ng OP, mukhang hindi yata eh. Pero ang OBP, lahat baklas, walang tinira ni isa kahit sa DepEd na 150. Tinanggal. Grabe. Pamimersonal. Talagang may galit. Huli. Oh, matatandaan na tinanggal ng Kamara de Representantes ang 500 million confidential fund ng OBP at 100 million sa Department of Education kung saan namumuno si Vice President Sara Duterte. Zero nilimas ang CIF ni BP Sara, pero ang CIF ng Kamara, kabuuan ng Kamara de Representantes, 1.6 billion. Mahiya naman kayo sa balat ninyo. Ha? Saan ang pupunta ang CIF ninyo? Samantalang ang OBP, dinedepensahan ang DepEd nitong mga kabataan. I mean, ang DepEd nakadepensa sa mga kabataan at sa mga guro na huwag ma-recruit nitong mga makakaliwang grupo. Tinanggalan ninyo. Okay lang sana kung tanggalin yung 500 million eh. Yung sa Department of Education naman lang sana ang itira. Di ba, mga ka-PL? Sa mga hindi nakakaintindi ng confidential fund, sa mga nagtanggal ng confidential fund, bago po ako magtapos sa video ito, may ipapanood po akong video. Okay, panoorin po natin. At hanggang dito lang po tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayo lagi. Be blessed. Ito po ang video.